Hi everyone! Welcome to our channel, Eat, Pray, Love, and Travel. And today, ituturo namin sa inyo ang step-by-step guide in traveling abroad or internationally, most especially for those who are first-timers. Okay, what to do? First step, kung malapit na yung inyong flight, like if it's 72 hours or 48 hours before your flight schedule, it's better to do online check-in or web check-in. So, kung ano man yung airline ninyo, usually mag-i-email yan to inform you or to remind you that you can do web check-in already. Pero ano nga ba yung web check-in? Ang web check-in is that the flight or the airline allows you to do online check-in kahit na hindi ka pa pumupunta sa airport. Okay, ano lang or sino lang ang pwedeng mag-web check-in? If you have your reserved seats and you've already purchased your baggage online, that's the time na pwede kang mag-web check-in. So, hindi lahat pwede mag-web check-in kasi usually, yung kung wala kang reserved seat or biniling seats for you and your companion, you have to really fall in line dun sa typical na check-in sa airport kasi sila pa lang ang magbibigay sa'yo ng seat number mo. Second step, of course, you have to prepare all your documents, most especially ngayon sa immigration, pag international flight, you have to prepare your passport, valid ID, return ticket, hotel booking confirmation, and kung self-support yung inyong travel or self-funded, prepare na rin kayo. Kung na-prepare niyo na lahat yan, the third step is, of course, you have to check kung anong oras yung flight ninyo and as much as possible, be at the airport at 5 hours or 6 hours ahead of your flight schedule to avoid any hassle. Of course, fourth step is you have to check kung nandun na kayo sa airport, i-check ninyo kung open na yung check-in counter na pagbababaan ninyo ng bags ninyo or pagpipilahan ninyo. Usually, 2 hours or 3 hours before the flight, kung normal check-in kayo, physical check-in, please take note na magkahiwalay kasi yung check-in for physical na first time mo mag-check-in or parang on the day of your flight ka mag-check-in and yung web check-in. So, it's really very convenient to do web check-in kasi halos walang pila yan as compared dun sa on the day check-in. Doon sa loob ng airport, if you wanna check kung ilan yung, how many kilos ang inyong bagahe, you can always check. Meron din mga nagbabalot doon ng mga bagahe, parang wrapping station, parang ganon. So, it's actually advisable kung malayo ang flight or you wanna make sure na maging tight or sealed yung inyong mga bagahe. So, meron nag-service ng ganon doon sa loob ng airport. Please make sure that your hand carry baggages are only 7 kilos and will not exceed that kasi minsan randomly chine-check din yan sa counter para at least to avoid inconvenience on your part. And of course, don't forget to pay your travel tax. Okay, bago kayo pumila or mag-bag drop kasi i-check pa rin naman sa counter yan kahit na naka-web check-in kayo. Itatanong nila kung nabayaran nyo na yung travel tax. So, it's a must na bago kayo pumila, bayaran nyo na yung travel tax. Either physically dun sa airport or online. So, kung nag-web check-in kayo and then nag-bag drop na nyo, nabayaran nyo na yung travel tax ninyo, you can already proceed sa immigration if you want or kung gusto ninyong umikot-ikot pa dun sa buong place ng airport, okay din naman kung mahaba pa yung time ninyo. Maraming kainan sa second level, so anyone can go there, basta i-present mo lang yung iyong boarding pass. Okay, after eating, it's better para at least convenient on your part na pumila na tayo sa immigration. Of course, take note na sa immigration, bawal yung water, i-x-ray nila yung mga gamit ninyo. So, alam nyo naman kung ano yung mga bawal sa sa hand carry ninyo, like all liquids must not exceed 100 ml. So, what else? Bawal yung mga, alam nyo na yung mga basic na pinagbabawal, yung mga sharp objects, yung mga flammable objects.
So, bawal ang payong, bawal din ang nail cutter, and whatever sharp objects na nandyan. Please also make sure that you have already provided your e-travel. It's an online form na kailangan yung fill upan bago kayo pumasok sa immigration. Kasi tatanungin na rin sa inyo yan. So, after immigration, magkakaroon naman ng another area, yung scanning ng mga gamit. Of course, you have to make sure na wala kayong 100 ml or more than 100 ml na liquid. Wala rin kayong sharp objects, payong, bawal yan. So, doon naman, pag nakapasok na kayo sa loob ng mga gates, okay, marami din masyadong kainan. So, don't worry, hindi kayo magugutom. Masyadong maraming kainan doon. While waiting, masyadong marami ding mga CR toilet. Meron ding fountain for hot water and cold water. So, may smoking area din doon. At your convenience, meron ding mga pasalubong area. Kung may kailangan din kayo, may mga travel accessories din na nandun. So, anything that you need, nandun naman sa loob ng gates na yon. So, don't worry kung pumasok agad kayo sa immigration kasi may mga kainan din naman doon and marami rin kayong mabibili kung kailangan nyo pa ng pasalubong. Please make sure na i-double check ninyo lagi kung anong gate kayo kasi minsan mali pala yung gate na pinag-istayan natin or make sure din na yung mga announcements lagi nyo pinapakinggan kasi most of the time, pero not all the time naman pala, I'm sorry, nagpapalit ng gate yan. So like, for example, nandito pala kayo sa gate 103, tapos biglang mapupunta kayo sa gate 110, parang ganun. So double check nyo lagi kung ano yung mga announcements kapag flight ninyo yon. Tip naman, kung medyo mahihiluhin kayo, okay, always take Bonamin. Kami lagi namin ginagawa yun all throughout the flight namin. An hour before your flight, take Bonamin na mo, especially kung may dala kayo or may kasama kayo mga kids. And then what else? Kung may hiluhin din talaga kayo, better na yung seat ninyo is nasa aisle kasi hindi masyadong maalog. Right now, sa Cebu Pacific, may mga ino-offer na pagkain on board. Dati kasi wala masyado, mga chips lang and all. Pero ngayon, parang meron na silang menu. Ito yung menu na na available sa kanila. And of course, you can always pre-order meals. Kami, nagpe-pre-order meal kami para walang hassle and mas mura. So, ito yung lagi namin kinakain. Char siu chicken, whatever. So yun, ito yung lagi namin mga kinakain na pagkain. May kasama na rin yung water yan. I think it's 250 per meal. Parang ganun. Depende yata yun sa kakainin mo. Pero ngayon may ino-offer na sa Cebu Pacific na mga variety of pagkain. So you can choose from it. And that's it. We are here at Osaka, Japan. And guys, kung iniisip niyo naman kung may requirement pagbaba ninyo ng eroplano sa pupuntahan ninyong country, sasabihin naman yun ng flight attendant sa inyo, like kung may fill upan kayo mga form or parang mga custom declaration or whatever. So, fill upan nyo lang naman yun and then just proceed dun sa immigration upon arrival and that's it. So, wala naman ang hassle dun sa part na yun. And that's it guys, sana nakatulong itong step-by-step guide which I hope tama yung aking step-by-step. If you have any questions or comment or kung ano man na may nakalimutan ako, you can just comment below. And kung meron kayong tanong na masasagot ko naman, feel free to ask. Thank you guys for watching. Bye!